Isang mainit na gabi, mga katabloidista. Ako nga pala yung lingkod na nag-iisang tigasing pwede niyong himasin. Ang magaling sa labas-masok. Ang hardinerong magdidilig sa inyong mga katawang lupa gabi-gabi. Jigo, jigolo. At syempre kayo nakatutok dito lang sa Talik Talk. Talk. Ayun, mga katabloidisan natin dyan. Dito tayo ngayon sa pinakabogmaling programa sa online prime time. Ito ang Talik Talk. Dito lang yan sa Abante Radio Tabloidista. Ayan. At syempre, bago tayo magsimula, subscribe na muna kayo sa aming YouTube channel, Abante Radio Tabloidista. Ayan, ganun din syempre, no? Sa ating Facebook page, kung saan nyo kami napapanood ngayon, Abante Radio Tabloidista. Syempre, san ka pa, no? Ayun, sa mga katabloidista dyan. So mga katabloidista natin dyan na papauwi pa lang, mag-ingat po tayo, ha? Talaga naman, kasi alam nyo naman, yung panahon ngayon, kailangan magdoble ingat tayo. Alam ko, excited na kayo sa ating special guest ngayong gabi. Pero bago ang lahat, batiin muna natin yung mga nagdiriwang, no, ng kanilang mga birthday at syempre, yung mga nag-shoutout. Ayun, syempre, batiin natin nga pala ng shoutout, no, dyan sa Iloilo. Ito si Rizal Postolero dyan sa Miagao, Iloilo. Shoutout po kay Sir Rizal Postolero dyan sa Miagao. Lahat ng mga postolero dyan sa Miagao, Iloilo. Shoutout po sa inyo. At ingat po kayo palagi. Ayan, mga katabloidista natin dyan. At syempre, yung mga nag-birthday, batiin din natin na mga nag-birthday ngayon. Happy birthday po kay Joanne Ross. Happy birthday kay Cynthia Seletaria. Happy birthday kay JJ Salasak. Ayan, no? At syempre, sino pa ba? Naglalag lang, ha? Ayan. Si Rob Policarpio. Ayan, sir. Happy birthday po. Happy birthday kay Beng Picardo. Happy birthday kay Alan Echenagusia Torrejos Jr. At syempre, happy birthday kay Empoy Corbades. Ayun, sa South Cotabato. Shoutout po sa inyo lahat, mga katabloidista. Ayan. Syempre, wag na natin patagalin pa, no? Wag na tayo magpatumpik-tumpik. Ayan, batiin muna natin yung mga nanonood kagaya ni KD. Sabi niya, interview na po ni Jen Gabriel. Oo, eto na yon. Sabi niya, Laraya Costa, shout out idol Jen Gabriel. Sabi naman ni Dong Ditan, yung. At syempre, ang ating top fan, Camille Postolero, nanonood sa atin ngayong gabi. So, wag na natin patagalin pa. Papasukin na natin ang sexy at hot na hot na si Jen Gabriel. Ayun. Hi, everyone.
Yan. Hi, Hello, Jen. Kuya Jigo. Ayan. Kamusta ka, Jen? Isang mainit na gabi sa'yo. Okay naman. Medyo kabado tayo, no? Kasi medyo kinabahan ako nung ako na, no, kanina. Confident pa. Pero okay lang. And hello, masaya kami. Masaya kami, Jen, na napagbigyan mo kami sa aming munting programa. Kasi dito sa programang Talik Talk, eh, talagang lahat ng magaganda sa buong bansa iniisa-isa namin at nagpapasalamat kami kapag kami ay napagbibigyan ng mga magagandang dilag, sabi nga nila. So Jen, unang gusto malaman ng viewers nung pinost ko yung picture mo. Actually, nung pinost ko yung picture mo sa page namin sa Abante, merong isang artista, no? Hindi ko yung muna sasabihin, siguro off the air na lang. Isang artista, may abs to. Naku, hindi ako mahilig kung, kung may boyfriend ka na daw. Yun ang gustong malaman. Sagutin ko na ba ngayon? O, sige nga. Meron. Take ayun. Si Gabriel. Ayan. Pero hindi siloso si boyfriend. Hindi siya siloso. Understanding at all costs. Oo. Ayan. Alam niya na magigas ka sa Talik Talk. Oo. Actually, kanina lang niya nalaman. 30 minutes ago. buti hindi na-cancel. hindi. Ay, nag-e-end. No. Ayun. Tsaka supportive, di ba? Supportive naman. Naman, no? Supportive. Yun yung maganda doon. So, Jen, pag-usapan natin bago tayo pumunta sa malalim na kwentuhan, no? Maya-maya lamang. Eh, ayun na nga. Sige, hayaan na natin yung artista yun. Hindi ko nasabihin sa'yo. Ayan. Kasi... Sketch na pala. Okay. So, Jen, kwento mo sa amin, paano ka naging model? Paano ka napunta sa career mo ngayon? Quick ano lang? Quick summary. Nag-start ako late na rin eh. 23. Mm. And ano lang, meron akong friend na nag-invite sa akin kung gusto ko daw nag-start ako as bikini open model. So, twice lang. And then, yun. So, nag-try ako kasi wala namang masama. And then, nung after that event, yung isang friend na nakilala ko naman, nag-aya sa taping. Mm-hmm. Tinry ko uli, and then nung may mga friend-friend na din na, uy, mag-event sama ka, magbasa ka na yun. So yun, doon nag-start. Napunta ko din sa modeling. And then, nag-start ako nang hindi ako wholesome. Hindi ako wholesome talaga. Paano? Paano? Talaga, kubader. So kumbaga, nagsimula ka, kumbaga yung iba, hindi pa sila pupunta sa level na yun. Kaya ikaw, simula ka palang level 10 agad. Parang ganun. Feeling ko wala namang mawawala. Katawan ko naman to, wala namang pasalang iba, diba? Correct. So, paano ka nagkaroon ng courage, lakas na loob na mag-skip? Kumbaga, hindi ka na dumaan sa 3x level na parang, di, lalaban ako sa pasiksiyan agad. Paano yun? Confident lang kasi payat ako noon. May katawan. So, why? Bakit ang mahiya, diba? Kasi dahil... feel shy, di ba? Ayun, tapos nakita ko yung iba, aba, confident siya. Sige, ako rin. Kayahin ko din, ganun. So, saka, ano din eh, breadwinner ako. So, kailangan ko tatagal yung loob na kaya ko to kasi para sa pamilya to. Kumbaga, whatever it takes, no? Kumbaga, ano man yung mangyari. So, syempre, meron ka namang ipapakita. Kumbaga, kung yun naman yung pagkakitaan at the same time, ilaban mo na. Alam ka naman, itago mo lang yan, di ba? Mahirap pa competition ngayon kung wala kang, hindi ka one step forward. Tsaka ano, basta may limitations. Ako may limitasyon akong tao eh. Kung maghanggang di sila kaya ko. Halimbawa sa work, paano yun? Bigyan mo kami ng idea kung paano mo nilalagay ng boundary, paano mo sinasabi sa mga katrabaho mo na bawal ako dyan, ito lang ako, sige nga. Sinasabi ko na hindi pwede kasi yung parents ko ayaw ng ganito. Although alam nilang nagpapasexy ko, pero huwag naman lahat, kita. Kumbaga, wala na akong maitatago sa ano, di ba? But sa isang part na hindi pwede makita, ganun bagay. Okay. So, kumbaga, dun lang sa, kumbaga sa flower part. Kumbaga, huwag lang makita yung flower puff girl. So, matakpan lang yon. The rest is okay na. Kasi parang natural na rin naman na marami na rin ako nakikita na mga mo parang natural na lang sa kanila magpakita ng taas. Ibsa, tinatakpan lang yung pinakadulo, di ba? Yung pinakatip. Yun lang yung tinatakpan. Nilalagyan na smiley kung ano man. O kaya dinadaanan ng dahon. Okay na yun. Yung mga ganun, no? So, when it comes sa mga, for example, photo shoot na mga ganyan, so, ano yung pinakamahirap na nagawa mo na parang, kumbaga, andun tayo sa may limit ka, pero nahirapan ka pa rin? Yung nakaya naman lahat, kaso yung madaming tao. Mm, mas maganda yung
one-on-one or close two kayo. Door, pero ganun. Yung, oo, ganun. Pero yung madaming tao, hindi parang, ano, parang feeling ko bilas ang isda na ako nakatiwang-wang dyan. So, no, yun. Kaya kong gawin na. Basta, ano, limited lang yung tao. O, close door, tapos kung sino yung kausap ko na pwede doon. Ganun. Mm. Tama nga naman. Cooper lang, ganun. Make a party, yun lang. Pero yung, correct, kasi diba meron mga, ano, mga kasama, mga PA, yun, hindi na pwede. Okay. So, Jen, gusto ko malaman, ano ba sa tingin mo yung asset mo? O, I mean, yung parang, yung meron ka na parang yun yung reason kaya ang dami na track sa'yo, ang dami mong racket, ayan. Ano yung asset mo? Ano? Puwet. Puwet, malaki daw puwet ko. Tapos malaki. Ah, okay. Mm-hmm. So, parang doon nag-focus yung, ano, yung attention nila dahil ang ganda ng figure mo, dahil nagpadagdag curvy. Yun. Curvy daw. Kahit curvy. Nung ano, may time na chubby-chubby ako, curvy siya. Okay. So, yun yung asset na masasabi mo. Ayun. Tama. So, Jen, maya-maya, meron tayong mga may init na katanungan pero sa bandang dulo na natin yun, no? Pero bagong lahat. Kaya ka namin na gines dito dahil kailangan talaga namin ng tulong mo. Itong talik to kasi, ito yung takbuhan ng mga taong merong mga may init na kwentong sikreto lang. Kasi, alam mo, yung mga tao, naniniwala ko lahat yan, may mga ganong problema pero nahiya silang i-open up dahil baka mamaya machismis sila, mahusgahan sila. Kaya sa programa natin lumalapit yung mga ganun ka-wild na storya. So Jen, kailangan namin ng tulong mo dito. Papabasa sana namin sa'yo ang mainit na kwento at mamaya papayuhan natin. Ready ka namang basahin ng kwento natin ngayong gabi? Ready na, Kuya Gigo. Okay, game. Ito na, no? Mm-hmm. Galing siya kay Romania. Ito, start natin. Dear Gigo, ako nga pala si Romania. May karelasyon ako ngayon, byudo at kalahati ng edad niya ang edad ko. Siya nga pala si Berto. Mayaman si Berto, Kuya Gigo. Sobrang bait sa akin, kaya agad nahulog yung loob sa kanya. Kahit sabi nila, mas parang mag-ama na kami. Isang beses, Gigo, inalok na ako ni Berto na tumira sa bahay niya. At syempre, di na ako nagtumanggi. Pagdating sa bahay niya, Gigo, nakilala ko si Cairo, binata niyang anak na mas bata sa akin ng 3 taon. Okay naman ang samahan namin sa bahay. Nakikita ko na masaya si Berto, na may kasama sila ni Cairo sa bahay. Pagdating naman sa pagtatalik, malakas at maelya pa rin si Berto. Paboritong-paborito niya ang 69, bago niya ako bayuhin ng bonggang-bongga. Dumating ang sandali na dumalas ang pag-out of town ni Beto dahil dumami ang kanyang transaksyon, kaya walang choice kundi close ko si Cairo. Guwapo si Cairo, Kuya Gigo. Pagkakahawag ito sa artistang si Marco Gumabaw. Wow, pogi. Minsan, habang natutulog ako, nakita ko siyang sumisigip sa kwarto ko, Gigo. Hanggang isang beses, habang ako'y nag-yoga, nakita ko naman siyang nakasilip sa uwang ng pinto. Naglakas loob akong lumapit at sinabi, "Oh, Cairo, bored ka ba? Sige, dito ka muna." Agad naman pumasok si Cairo. Napunsan lang ako ng pawis ko at inaya ko siya panood ng UFC sa TV ko. Nagulat siya nang mahilig din ako sa nasabing mixed martial arts. Pagkatapos ng laban, naging mahanot lang ako kay Cairo at Brazilian jiu-jitsu ko siya. So alam kong di marunong si Cairo at nahihiya. Sayang, nahihiya siyang palagan ang trip ko. Hanggang sa pagpupumilit niyang pagtiglas sa move ko, nahulog kami sa sofa at napunta kami pwestong nakatutok ang matambok at pawis kong tahong sa mukha ni Cairo. At nakatutok naman sa akin ang galit na galit na parang gustong manakit na batuta niya. Na-awkwardan ako, Zero. Di ko alam paano aalis sa sitwasyon na yun. Hanggang sa hinumakan niyang bewang ko ng mahigpit. At ipinaon palalo sa mukha niya ang mamasama sa akong tahong nabakat sa leggings ko, Gigo. At doon, ako nakaramdam ng kakaiba.
Di ko na siya kinausap, Digo. Agad ko na lang ni inilabas ang baguta niya mula sa kanyang shorts. Binagihan ko siya ng masarap na BJ. Habang ginagawa ko yung Jigo, inalis naman niya ang leggings at panty ko. Sabay palo sa pisngi ng aking puwet. Habang dinidilaan niya ang buong buong tahong ko, slap. El na ako nun, Jigo, hanggang sa mapatayo ako, inipuan ko siya sa mukha. Kinain niya ako, Jigo, hanggang labasan ako. Nung nakita niya nang hina ako, pinatawad ako agad ni Jiro at dinog style ng todo. Nabaliw ako, Jigo, kinabahan ako, pero at the same time, nakaka-excite. Tapos, tinapos ang aming ligaya nung hinugot niya ang talong niya at pinatalsik sa puwet ko ang kanyang mainit na gata. Pagkatapos nung Jigo, parang sweet na sa akin si Jiro, si Cairo. Parang jowa niya akong tratuhin. Okay na yun sa akin. Okay na sa akin yung Jigo, kaso BF ko ang tatay niya. At may GF din si Cairo. Masarap ang bawal, Jigo, pero paano pa ako makakawala si Jigo? Nagmamahal, Romania. Romina. Ayun, palakpakan natin si Romina. Talaga naman, ang tapang ng kanyang kwento. Grabe si Romina. Ang tindi, oo. So habang binabasa mo to, Jen, anong nafe-feel mo doon sa sitwasyon mo? Parang ako yung nandun. Ano ba yan? Parang na-feel bakit, ko. Bakit? Ramdam mo ba yung kwento niya? Oo. Kasi gusto ko din doon. Ipagpalagay natin, Jen, kaibigan mo to si Romina at first hand niyang kinuwento sa'yo to. Ano sa tingin mo yung ipapayo mo sa kanya? Kung kakilala ko to, Kuya Jigo, tapos friend ko siya. Ako kasi hindi ako matolerate na friend. Siguro, opinion ko ako to, Romina, kung natatinig ka man para sa akin. Pahihintuin kita sa ginagawa mo. Oo, masarap, pero masarap ang bawal. Mm-hmm. Kasi, ang ano doon, matitingnan mo, masisira mo yung relasyon ng mag-ama. Tama. Oo. Kung mag-iisip ka, kahit sino dun sa dalawa, walang pipili sa'yo pag may nalaman, pag nalaman yung nangyari sa inyo. Mm-hmm. Wala din. Parang, sino pipili? Talo ka din. Talo ka. Diba? Para kung ako kaibigan mo, pahintuin kita, hiwalayin mo, umalis ka sa pwede nila. Kasi, mas kawawa ka pag nagkataon. Correct. Oo, tama. Dapat ngayon pa lang mag-desisyon na si Romina. Siguro naiipit siya dun sa fact na oo, syempre parang buhay na buhay siya dun sa tatay dahil nga mayaman, sabi. Diba? Oo. Parang dating easy-easy lang siya. Kaso nagkamali siya na tinikman niya yung anak. Yung anak naman nasarapan, nabaliw. Kaya parang nangyari, tinarato siya parang jowa. Pag nag-stay siya sa bahay na yon, hindi natin masasabi kung di na yun mauulit pa dahil mukhang masarapan eh, diba? Parang ganun yung nangyari. Kung ikaw mismo si Romina, nasa ganung sitwasyon ka, Marco Gumabaw yung anak, mayaman yung tatay, paano mo ibe-break si Marco Gumabaw? Yung kamukha ni Marco, paano mo sabihin na aalis na ako? Then paano mo rin iiwan yung, alam mo yung si, syempre si tatay, siya tumutulong sa'yo, at syempre for sure ikaw, dahil sa tulong ni tatay, natutulungan mo din lahat ng mga tinutulungan mo. So paano mo, paano ka aalis doon? Yun yung mahirap eh. Sige nga. Una, hihingi akong tawad doon sa dalawa. Kasi imposible hindi nila malaman ng totoo. Kasi nga, so unahan mo? Oo. May sabihin yung totoo, hihingi ako ng tawad. Hindi ko na sila papipiliin. Ako, basta ako na lang aalis kung pagkataon. Hindi tayo sa nagmamalinis tayo. Kasi may karma tayo. O yun. Tama. Pero, ano tayo, maging mag-isip tayo lagi na kung tayo yung nasa sitwasyon nila, di ba? Mm-hmm. Mahirap. Tama. Correct. Lalo na yung tatay, syempre, parang ang dating, akala niya, totoong minamahal mo siya, tapos ang sakit sa loob nun, na despite sa lahat ng mga binigay niya sa'yo, kakantutin mo yung anak niya, parang gano'n, di ba? Diba? Mahirap. Tapos si binayo anak ng naman, iba, di ba? Tapos si anak naman, nakalimutan niya yung values na tatay niya yung nagmamay-ari doon sa tinira niya. Diba? Nakalimutan niya na nung maliit pa siya, yung tatay niya yung nagbibigay ng mga nagpapasaya sa kanya. Diba? Pangit. Parang nakakasuka pagka nagkataon na magkabukingan. So, maganda yung sinabi mo na
matakot tayo sa karma. Kasi kahit sabihin natin na play safe tayo, huwag natin sabihin kasi wala naman nakakahuli or maging tahimik na lang yung guilt nun eh. Hindi ka patutulugin. Mawawalan ka ng peace of mind. At syempre, nawalan ka na ng peace of mind, nawindang ka na, nawala na lahat sa'yo, may balik pa. Di ba? So, totoo yun, kay Jigo. Naniniwala ako dyan. Kaya, kung kaibigan ako ni Romania, kung hindi ko siya papayagan, buti na lang di ko siya kaibiga at ikilak. Ang payo ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Pinasok mo yan, lusutan mo yan. Tama, tama. Pero ikaw ba nalagay ka na ba sa parang ganong situation? Yung parang meron ka, then all of a sudden, nagkamali ka? Or lahat talaga naiiwasan mo? Naiiwasan ko. Makontrol akong tao. Kasi iniisip ko lahat. Naiiisip ko muna yung sitwasyon ng ibang tao bago yung sarili ko. Kasi lagi ko naiisip, paano kaya kong tiisin? Parang, paano sila? Parang, ano kaya sila? Kumbaga, nilalagay ko yung sarili ko sa ibang tao para maisip ko kung tama o mali yung ginagawa. Tama. Yun yung magandang mindset, di ba? Hindi yung, kasi, kaya nagkakasala yung mga tao all of a sudden kasi parang ang nangyayari, eh, dahil walang nakakahuli. Tapos inisip nila, hindi naman ako mahuli. Hayaan na lang natin. Parang ganun, di ba? So, temptation. Yung, temptation, oo. Maganda may ganun kang kaisipan na kahit bet na bet mo, pero committed ka, iisipin mo yung partner mo. Una sa lahat, wala eh. Committed ako eh. So, mo, hindi naman, sa, ano yun na natin na hindi naman lahat ng tao ganun yung pag-iisip. Meron din ganun. Pero, one thing is for sure, yung para sa akin, iniisip ko muna yung mararamdaman ng partner ko. Iisip niya, kasi ayoko din gawin sa akin. Napakasakit pag sa akin ginawa yun. Correct, correct. Tama yun. Mabuhay si Jen dyan sa payo niya. Sana, Romina, i-absorb mo yung mga sinabi naming payo sa dahil magagamit mo ito sa iyong sitwasyon. Sobrang komplikado niya. No? Kung kaibigan ka pa, Romina, sinampal-sampal na ka. Grabe, no? Pero para may ano rin siya, may motibo rin siya kasi kumbaga, pwede naman silang manood lang kasi manood lang, di ba? Hindi yung jinujitsu pa niya. Siyempre, magkakadikitan sila doon. Na ano, napangunahan ng libog. Ayan, mali, mali. Kumbaga may plano din siya eh. Siguro naisip niya, what if, magpaano kaya ako? Hanggang sa natuluyan, may hirap naman. Pero kung single naman, di ba, why not? Di ba? Wala kang tinatapakan eh. Pero kung single ka, why not? You can do anything. Correct, correct. So yun, Romina, i-absorb mo yun. Then batiin natin yung mga nanonood sa atin kagaya nila Gracia message, sabi niya, ayan, watching pumarito from yan, Philippines. Oh. Ayan, shout out. Sige, shout out niyo muna sila. Ito, pwede, sino ang mag-shout out, Kuya Jigo? Sige, kayo na po, kayo na, para matuwa sila. Ayan, marami ako i-shout out, lita-kalista. sige. Ayan, shout out sa mga friends ko. Ayan, si Wolverine, Paolo, thank you so much, and kumari ko si Mary Grace. Si Ava Shanada. And yung friend ko, taga Cavite, may-ari ng Jollibee dyan sa Bacoor. Si Abby Tawaran. Si Mayo Samonte, si KD, Papa Zero, Digo, si KD friend ko yan. Christian Tanano, Janine Marfori. Shout out kay Marie Umali of Marie and Kin Salon. And may-ari ng Andy Pack sa Bulacan. Happy birthday pala sa hipag ko. Si Rosemary Pangilinan. Birthday niya ngayon. Tsaka yung tita ko na nasa Dubai. Tita Lala, happy birthday. Yan. Ayun. Pwede si Miss KD. Pwede rin sa Taliktok, ha? Nakita ko yung profile ni Miss KD. Sabi ko, naku, Taliktok kuya, to. Malupit yan si KD. Sige, bridge mo ako para schedule natin si Miss KD. So ito, may nagpapashoutout sa'yo si Mac Espiritu. Ayan, Mac Espiritu. I-shoutout mo daw si Mac Espiritu. Mac Espiritu, hello. Shoutout sa'yo. At saka si Gel Gaborn. Good evening. Ayun. Shoutout. So, thank you. So, ito. Ayan, si Laray Acosta. Ayan. Hi, Laray. Shoutout. Mm-hmm. Kuya sabi Gigo, meron pa pala. Soon, sabi niya. Sabi niya. Meron pa akong i-shoutout, kuya. Yung page ko, paki-like pala. Glittered page. Kasi gumagawa ako ng, guys, ng mga artworks. So, resin artworks. So, mapapansin nyo, ang daming, dito sa likod ko. Yan, working station mga ko mga pintura ba yan? Mga ganun? Color, makeup powder, Kuya Jigo. Ayan, gumagawa ako ng mga letters, Sandy, ng mga business. Parang 3D, no? Galing.
names yan, mga army, understanding. Wow, galing. Yeah. Mga ganun. Tapos check na lang sa page ko. And then po, shout out sa Heat and Sig Trading. Yung mga Relax user, shout out sa inyo. Tsaka sa Royal Premium Vapor, Heat Stain Project. Tsaka sa shout out sa Pilipinas Artex Society, Noti Kitty Group, tsaka sa Anli pa. Ayun, talaga thank naman, no? Kumbaga, maganda si Miss Jen, pero at the same time, madiskarte at artistic. Alam mo, ang galing no, no? Para Solen Yusuf. Di ba? Artistic si Solen, di ba? Nagpipaint-paint. Kumbaga, ang ganda ng gano'n kasi may outlet ka eh. When it comes sa mga bagay, for example, naboboard ka or what, pwede mong ilipat. Nung nag-pandemic, yun yung ano ko, naging bread and butter ko din. Bukod sa online-online. Saka nag-gumagawa din ako ng kilay. Nag-browse ako. Brow artist ako. Wow, talaga. Kumbaga, pang kalahatan, pang malakasan si kuya. Jen. Ay naman. Jack of all trades si Jen Gabriel. Grabe, oh. Pwedeng isabak sa lahat. So, handa ka na ba sa tanong ng mga viewers natin? Sige, kuya. Ayan. Pag hindi mo kaya, pwede ka mag-pass, ha? Sobrang gentleman ang ating programa dito. Pagka, bawa, hindi mo kaya sagutin. Okay lang. Sige, pass. Lipat tayo sa iba. Sige, ayan, sige, oh. Kuya. Okay, okay. So, sa unang tanong nila, eh, pwede mo bang i-share sa amin yung first time mo? Siyempre, first experience. Sobrang tagal na yun, Kuya Jigo. 18 ako eh. 18 ako nun eh. Oh, hindi. Gusto lang kasi na malaman kung wild ba ito, nagustuhan mo, or actually, parang ayaw mo. Parang ayaw ko nun. First time kasi 18 ako. Legal age naman na. Parang, oh, yes. parang wala lang. Hindi ko alam kung bakit. Mabilisan pagka first parang time. Parang gano'n. Hindi magaling pa yung lalaki, parang ganun. O kuya, eh, syempre, bata-bata pa nun, hindi ko na rin maalala kung sino yung... so, sino yung jowa ko na yun? Oo, kasi nakalimutan ko na. O yan, dito. Pero, natatandaan ko, 18 ako na legal age. Ay, hindi, 19 pala, 19. Oh. Ako, na the virgin. Ayan, sobrang ano 19. Ha, sobrang by the book, talagang 19, no? Okay na okay yun. Oh, strict kasi yung parents ko dati. Nung eh si ano, si Guy, ilang taon na kaya yun? Ka-age ko lang yun eh. Ah, so parang dito hindi siya pro, hindi siya pro ng mga time na yun. Kaya parang siguro parang kayo. Wala lang. Oo. Parang, ito ba gagawin ko? Nagtatanpa siya sa'yo? Oh, parang gano'n yata. Hindi ko na siya matandaan. Ang natatandaan ko lang talaga yung edad ko na yun kasi talagang sabi ko, pinagmamalaki yun. As a legal age ako. So walang problema. Tama nga naman. Correct. Oo. Sa experience mo sa syempre sa mga ganitong bagay, ano yung parang hindi mo malilimutan o sa tingin mo parang wildest na nagawa mo na pag naiisip mo, parang ay grabe yun ha. Hanggang ngayon, nantindi nun. Parang ganun. Ano? Sa umaandar na sa sasakyan. Ano yung nagda-drive? Oo, nagda-drive siya. Yung Echo yun eh. Nagda-drive siya na hindi ko alam kung mababangga kami kasi nagawa namin na nagda-drive siya. Ano yun? Kumakanta ka lang ba o sinakyan mo siya? Sinakyan. Kumbaga nakasakay na kayo. Ah, sinakyan mo. Kumanta and sinakyan. Nakasakay kayo na sinakyan mo pa. Oo. Ganun. Delikado nga diba? Naman pala yun. Kasi kung kanta-kanta lang, kaya yun eh. Oo. Delikado eh. Diba? Mm. Parang ano, parang mamaya parehas kami mamatigok ng nakalabas ng anes. Diba? Pero natapos ba kayo? Natapos? O kumbaga sumakay ka lang din, umalis ka din? Siya natapos? Oo, ako hindi. Kasi medyo may nerd. Ano, umaga ba to? Oo. Umaga, oo. Ang tindi ka lang. Kung gabi, medyo ligtas eh. Kung saan kami galing. Kasi sobrang, kuya Gio, ang tagal na nito, sobrang tagal na. Kasi siguro pag nagka-jowa ko, years bago uli magkaroon. Parang, hindi ko na rin matandaan kung sino yun. paano niya napag-usapan yun na parang, taka, gawin natin dito sa kotse, parang gano'n? Parang ano lang, halibugan lang siya. Tapos, ano sabi niya? Ganun siya. Sige. Ako naman, sige, mas sumaya ka lang, sige. Kumbaga, hindi siya nagsimula, nakahawakan muna. Kumbaga, sumakay ka kagad, gano'n? Siyempre may four, may ano yun, di ba, pampainit muna, paano? Oo, lamas-lamas, ganyan. Oo, habang nag-drive. Oo, umay, gumagala, tapos, kasi gaganyan ako.
Yun na. Ano mong hako? Oo. Nung kumanta ka na, doon na siya nabaliw na parang hindi siya pumayag na hanggang doon lang. Ah, okay. Uh-oh. So yun yung wildest para sa'yo sa lahat kasi, ng na-experience mo. Oh, delikado din kasi. Correct, correct. Oh, tsaka umaga, di ba? Di man lang kayo minto sa gilid ng damuhan. Kaya nga eh. Tapos, yung dumadaan pa, hindi ko alam kung nakikita kami sa loob. Hindi yata, hindi. Ang tindi no, no? So, syempre, kumbaga, yan yung pinaka-wildest mo so far. Oh. May mga naiisip ka ba bang fetish? Kumbaga, parang hindi mo pa nagawa, pero parang dream mong gawin someday. Ano? Sa bundok, sa ano, sa gubat, camping. Ganun yung oo, ganun. Tapos as in sa forest, yung walang bubong, yung parang ganun. Walang tent, as in yung talagang lupa, uh-oh. Ganun. Oo, ganun. Bisapin naman kung yun. Yung bato-bato pa sa likod. Oo, di ba usually, ano, tago, wala nga. Ayun, gusto parang, gusto ko i-try open. Open na. Parang ayun. Kebat adan. Ganon. Ayun, no, matindi doon. No? Kumbaga, kung may makahuli man, hanap ka na lang ng balat ng saging, mga ganon. Oo, parang konti pa lang kasi yung, di ba? Parang napaka-konti lang yung nakagawa nun. Eh. Diba? Kung so, natin. Isa sa mga gusto mong itry. Kung sakaling oo. Mapagbigyan ng chance na magawa mo yun, ano yung mga naiisip mong posisyon? Na parang aswak na aswak. Lahat. Kahit top 5 lang, Ano yung mga naisip mo? Siyempre, doggy. Hawak ka sa puno. Titor. Oo, ganyan. Titor, yan. Mga, yung bubuhatin niya ako. Mm-hmm. Pati warek. Ang bigat ko, paano kaya yun? Nakahanga ko sa puno, ganon. Diba, may kapitan naman. Oo, then, ano pa? Dalawa pa, sige. Ano pa ba? Yun lang eh. Parang ano eh, common na kasi yung iba oh. Correct, correct. Saka syempre gagawin nyo naman yung for sure. So yung tatlong wild na yon hindi ka papayag na hindi nyo magawa yung posisyon na yun sa gubat. No? Hindi ng gubat na yan. Oh. Oh. So eto, may nagtanong sa atin kung ikaw daw papapiliin ano mas gusto mo. Ikaw yung kumakain o ikaw yung kinakain? Ako yung kinakain, syempre kuya. Bakit, bakit, bakit? Masarap. Sharp, yeah. Ha, parang milk tea lang eh, no? Sugar kaya. Parang milk tea lang eh, no? Ah, gano'n. So, mas gusto mo ikaw. Gano'ng katagal? Isang oras? Hindi, isang oras na nababad. Hindi. Mga ano, mga 15 minutes. Mga gano'n lang. Basta gusto kong meron din ako. Hindi lang sigay, di ba? Give and take. Kasi may oo. Ano din naman ako. Open ako sa, ano niya, gusto niya, gano'n. Siyempre, dapat ako din. Oo, correct, correct. Oo. So, nabanggit mo nga na siyempre nag-give and take nga. Pag sa lalaki naman, for example, ikaw yung ikaw yung kumakain, nilulunok ba o niluluwa? Ano yung mas feel mo? Swallow. All the time to, all the time. Oo. Kumbaga matik na kapag ka... Oh, vitamins yun. Kaya look younger. Charot. Kumbaga, wala kasi nasayang nilulunok. Hindi ka gaya sa iba, pagka sa mga porn, di ba? Pinuputok sa face, yung mga ganun. Oo. Minsan, yung partner ko, ano eh, gusto niya inuwa ko, dinuwa, tissue, yun. Depende minsan, sa kanya. Pero minsan, syempre, oo. Depende kay, ano, partner. Correct, correct. Ayan, oo. So, sa mga showbiz celebrity natin, na Miss Jen, pagpalagay natin, no, ma-discover ka. Dahil syempre sa aking ganda mo, no? At mabibigyan ka ng isang sexy movie. Syempre, alam ka mabibigyan ka ng three thumbs dahil yung sobrang sexy mo, sayang naman, di ba? So, pagpalagay natin, magkaroon ka ng sexy film. Sino yung sa mga artista natin yung parang naiisip mong parang papwede na makatambal mo dito? Ano ko lang talaga ko, Gigo, na local artist na pinakagusto kong guys, Ian Veneracion talaga. Wow. Long time crush ko yan. Mm-hmm. Siya talaga, bata pa ako, gusto talaga crush ko. Tapos yung iba, ano na, foreign na. Iyan talaga ayun. Po yan. Grabe, ayaw ko na iba. No? Iyan generasyon. Ayaw ko na iba, kuya. Kung iba, hindi ka papayag. Kung si Iyan, magpapaalam ka sa lahat na, sige, payagan mo na ako, si Iyan to eh. Gagawin mo ng paraan. Oo, kuya. Ano yung mga naisip mo pa pwede mong gawin? Mag-all out ka ba dito kay Iyan, kung sakali? Ay, oo. Wala lang tanong-tanong, kuya. Crush ko yun eh. Correct. Gusto ba yan sa ano pa lang eh? Tawag dito? Papakilala ano pa lang. Dito? Oh, hi, kuya. Ganun. Grabe. Kapukuha mo siya, Kuya Gigo, ah. Wait lang, sino? Parang na,
Ikaw, parang nakakamukha mo siya dyan sa Aurora. Ah, hindi, yung balbas ko lang siguro. Kasi tinanggal ko yung gilid eh. Si Ian, di ba, ganito yung balbas, no? Oo. Pero kukulang ako nun. Pero ikaw, Jen, sino sinasabi ng mga tao na kamukha mo, or hawig mo? Madami kuya. No, sino? Nung medyo payat pa ako, sa panga ko, si Tony Gonzaga na... Oo. Tapos may angulo na si... Ang pangalan nito? Gwen Zamora sa Kilay Gwen siguro. Zamora o GMA, oo. Oh, tama, tama. Mm-hmm. Okay. Tapos meron pang... Iba-iba kuya eh. Sino ba yun? Basta artistahin. Sa madaling sabi. Oo kuya. Ganun kadami. Dati, nung medyo... Slim face pa ako. Ayan, ito last na. May nagpahabol, sabi niya. Pwede ba namin marinig kung paano umungol si Miss Jen? Paano yung ungol mo daw? Pwede mo pasample? Makawarinig tayo, kapit-bahay. Hindi. Sige, syempre kaya pag uungol ka, nakapikit ka muna. Oh, yan. Oh, sige. Teka, natawa ako. Imbis sa kanta, no? Iba yung sample, eh. Game. Ah. Okay na. Baka maano ka lang mga kapitbahay. Baka mamaya may mga ano diyan, may mga barangay pumunta diyan daw. Kaya ayun. Ayun. Thank you so much, Jen, no. Nagpapasalamat kami sa pagbigyan mo kami. Thank you for being such a good sport. Thank you rin kaya mo, kaya Jowa, thank you, pinayagan ka kahit 30 minutes ka nagpaalam, muntik tayo sumabit ha, kasi may iba di pumapayag eh. Thank you Jen, at syempre kay Jowa, thank you so much. And more blessings to come, God bless you isang mainit na gabi. Thank you. Mga paplug ka pa ba, ipopromote? Sige, feel free. Yung page ko lang, Kuya Jigo, tsaka yung mga nanonood niya ito, sila Christian Tenano, yung pinsan ko, mga pinsan ko, Gabriel Clan, yan si Jazzy, Madam Karyang, ayan, si Ate Jenny San Agustin, hello ate. Ayan, inano talaga na, ayan, si Ryan. Inano talaga nila to, inabangan para makakuha ng tips sa mga talik talk. Ayun, Miss Jen, just in case na gusto mong mag-guest sa iba namin mga programa, let us know lang kasi bukod sa talik talk, makaya pa tayo mga programa. Sa Jigo Live, pwede natin i-feature yung mga artworks mo. Para makita rin ng mga viewers natin, lahat-lahat. Marami tayong program para sa mga kababayan natin. Thank you so much, Miss Jen. Mabuhay ka. At more blessings, Gigo. More power para sa'yo. Thank you so much. Isang mainit na gabi. I hope nag-enjoy ka. Yes, Kuya Jigo. 100%. Thank you so much. Thank you guys for watching. Ayun. Subscribe kayo sa Abantes Radio. Yeah. Yun. Thank you. Ayan. Radyo tabloidista. Ayun. Tabloidista. Ayan. Follow nyo rin ako. Correct. Sige. Thank you, guys. Follow nyo si Jen Gabriel. Ayun. Thank you. Mabuhay ka. At isang mahit na gabi. Grabe. Pinagpawisan ba kayo doon? No? Tinde, no? Tinde. So, pasalamatan natin si Jen Gabriel at the same time, si Wolverine. Ayun. Si Wolverine yung dahilan. Kaya meron tayong mga sexy guest gabi-gabi. Paolo Atienza. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun. Maraming salamat mga ka-tabloidista. Kung nga pala yung likod na nag-iisang tigasing, pwede niyong himasin Jigo Jigolo para sa programang Talik Talk. Talik Talk. Kasama si Jigo Jigolo. Talik Talk.